Sabbath. Happy Sabbath po, sorry. Happy Sabbath. Tayo po manalangin. Our Father in Heaven, for the rest of our sins, we depend on you, Lord. Please send the Holy Spirit to be with us, especially to guide me, where to, how fast, how to emphasize, because I don't know the needs of your children here. So we totally depend on you, Lord, and seriously we pray. Amen. Amen. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Nahirapan ako maghanap pero mabuti at nakita ko kayo. Masaan kayo. So, thank you po sa pag-invite, Brother Sam. Sir, sorry, ano, nagkataka rin ako. Bakit, alam naman ng Diyos na pareho tayo in-invite ng, ng duble. Pero baka may purpose yan. Baka, ano, kailangan natin mag-meet, sir. So, ang Diyos naman ang, ano, nakakaalam lahat, hindi nila kasalanan yan. Brother, oo. Sige, sige lang. Anyway, tutuloy ko lang yung... Ha? Hindi mo pala naka-anak. Sorry, sorry. Ayan, duplicate yun. Ba? Tayo ng ano kanina sa Sabbath School. Pero sir, alam niyo po ba, sabi sa ano, sabi sa Counsels to Sabbath School Work, dapat pala yung ano, yung Sabbath School ay mahabang oras. Ayun o. Lower, worthy of long service. Tapos hinahanap ko rin yung review. Kasi yun ang narinig ko, pero dapat kasi nakasulat eh. Bakit naging review yung Sabbath School? Yun ang narinig ko eh. So, sinets ko yung review dito. Isa lang ang nakita ko. Na ang review ay... Uy! Close. Sampo rin lang. Second coming yan. Na ang review ay... ito. Sa bahay daw sir yung review. Talaga? Marami daw panahon i-review. So, ang nakikita ko dito sa concept ng Sabbath School, right? Dapat daw mahaba ang Sabbath School. Alam niyo bakit may kaya ang Sabbath School? Kasi ano, late. Late tayo magising. Iba okay. Iba po ang course lesson. Ang lesson is lesson. Yung lesson. Ah. Yung Sabbath School ba? Yung Sabbath School, program. Yung from morning to, okay. Yung Sabbath School. Pero ang yung lesson study, yun ang part ng lesson. Sa book ng Evangelism, ang tawag yung preliminaries. So, ang lesson study ay part ng Sabbath School. Sabbath School dapat lower, yes. So, yung mga programa. And, yun ang part. Parang yung AAP school yun, pero yung lahat ng nasa Lugay School. Okay, pero yan ang nakasulat actually. So, worthy of long service. Okay. Kasi, narinig ko rin yung dapat ang Sabbath School ay review, pero hindi ko nga, pag tinat mo review at Sabbath School, ang nakasulat dyan, ang review sa bahay. Sa bahay. Maraming panahon dyan sa bahay mag-review. Pinagtataka ko lang, kung nag-aral ka ng Sabbath School, bakit kaya ituturo sa Sabbath School? Ano explanation natin, sir? Paulit-ulit. Kasi repetition. Kasi i-emphasize. Ang word is a review, ang punto kasi is that we have to study Sabbath School sa bahay. Yeah, yeah, yeah. That's the question. Yeah. And then, para meron ka ng masabi, pag Sabado, i-discuss natin. Kasi, pangit na ang isang tao ay magsasalita lang tapos tayo lahat makikinig. Tama. Walang video. Kasi pag nakinig ka lang daw, 5% lang na ano mo, pag nagsasalita ka. Yeah. Okay. Ang disadvantage pag may interaction, hindi mo makogal yung lahat ng lesson. Ubus ang time. No. Di ba, sir? No. Okay. Anyway, ano yan? Freedom of teaching. Academic freedom. No. Depende sa nagtuturo. So, at least, na-enlighten tayo kung ano nakasulat. Ang ating pong usually pag nag ano po siya ako sa ibang church, ito ang nauna ko. So, Seventh Day Adventist Fundamental Brief. Para sigurado niyo na Adventist talaga ako. Kasi, at sigurado ko rin na Adventist kayo. Anyway, kahit hindi po tayo masyado magkakakilala, masaya ako pag nakakita ako Adventist kasi at least merong 28 na bagay na ano, pareho tayong paniniwala. Okay, naniniwala po tayo sa Holy Scriptures, Old and New Testament,
Sabi ng iba, yun lang gusto nila. Pero sabi sa New Testament, sabi ni Jesus, sabi kasi ni Moses eh. O, oh, diba? So, ibig sabihin, Jesus is quoting Moses. Therefore, the Old Testament ay ano rin. At yung binasa ni Brother Sam kanina, isa sa mga favorite text mo. Parang iba lang yung pagka-translate kanina, no? Iba. Ang layo. Malayo, sir. Yung sa ating, ano, na-memorize. Anyway, ito yung, ano, sa English. To the law and to the testimony, if they speak not according. Yung alam natin na Tagalog ay ayon. 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 Yung word na ayon. Yan po ang gusto kong i-emphasize. Binibilisan ko po ang salita. Kaya, bilisan nyo rin ang pakinig. Kasi may kailangan pa naman. 11:22 na. So, yung ayon po na word sa Tagalog, yung according. Yan, gusto kong i-demonstrate. Pagkatapos ko mag-preach, pupunta ako sa Uting Kahoy sa AUP. Sabi ko, ayon sa akin. Pero sasabihin ni Brother Sam, pagkatapos ni Sir mag, ano, preach, pupunta siya sa, ano, sa Puting Kahoy Church. Yun, ayon sa kanya, Sir, na advance si Sir. Pero pag sinabi ni Brother Sam, pag-after, papunta siya sa Tagaytay, yun ay contradiction, kasi, di ba, ibang direction. Yung AUP, bababa. Pero pag sinabi niya na, si Sir papunta AUP, ayon yun, Sir, di ba? Pero pag sinabi niya, papunta lang sa Puting Kahoy, hindi siya contradiction, pero hindi rin siya ayon. Di ba, sir? Hindi si sir. Ang standard natin ay ayon. Di ba, sir? Kailangan ayon. Lahat na ating tinuturo ay hindi lang hindi contradict. Kailangan andun talaga mismo sa Bible. So, ang methodology natin ay biblical din. Kailangan siya ayon. At sa akong pag-imbestiga, lahat ng ating fundamental belief ay ayon sa salita ng Diyos. Yan ang maganda. Hindi lang basta bawal. Siyempre lahat ng bawal, bawal talaga yun. Pero hindi tayo nagtuturo na hindi ayon. Katulad nung binyag ng ano, wisik-wisik. May sabi sa Bible, bawal magbinyag ng wisik-wisik. Wala man. Ba't hindi natin ginagawa? Kasi hindi naman nagawa sa Bible nun. Hindi siya ayon. So hindi lang, kasi ang kaway, palitan niya lahat ng definition sa Bible. Ang definition ng marriage, ang definition ng worship, ang definition ng Sabbath, ang definition ng salvation, ang definition ng ano pa. Lahat ng may kinalaman sa kaligtasan, gusto niya baguhin kasi gusto niya ipalabas na mas magaling siya sa Diyos. Na mas ini-improve niya ang mga definition. So, kailangan, ayun, kung ano yung definition ng ordination sa Bible, yun yung gagawin natin kasi yun yung ayun. Diba, sir? Yan. Kung ganyan kahigpit ang ating ano, ang ating filter, ang ating basehan, safe tayo. Sa book ng The Great Controversy, Scriptures as a Safeguard. Ang unang verse na yun about ay Isaiah 8:20. For the every ano doctrine and precept, ang kailangan as a clear, thus saith the Lord. Di ba? Yung sa the book na Great Controversy na chapter na Scriptures as a Safeguard. So, yan po. Ang Bible, syempre, ay hindi nang gawa-gawa ng tao. Yung nakatabi ko sa ayos ng taga DRI, sabi niya sa akin, Winifred, there is one more ano, way to know the truth aside from the according. Ano daw yun? Ito, nasa Thessalonians. Ay. Yung all scriptures. Nasaan ba yung all scriptures? Ito. Kailangan daw, if you want to resolve something, may pag mayroong tricky part, hindi natin maintindihan. Babasahin natin lahat. Kaya pag may tinag-aaralan ng church, binabasa nila Genesis to Revelation ulit. Para makita natin ang kabuuan na tinuturo ng Bible. Hindi lang kukuha ng Bible verse dito. Tapos hindi mo tinignan lahat. Yung pala contradiction later, lalaman mo, ibabaguhin mo naman. So, kailangan aralin lahat. So, pag may bagay na mahirap maintindihan, sabi nila context. Hindi, mag-aaralan mo yung chapter. Pero, actually, ang basis na ito, kailangan mo pag-aaral lahat, Genesis to Revelation, parang tayo makakonclude na hindi tayo mag-contradict sa iba. So, all scripture, yan, ang mga favorite verse natin. Of course, it is from the Holy Spirit who impressed the writers, which we know already. Number two, Trinity. Wala, yung word sa Bible, pero yung idea nandiyan, God the Father, Son, go ye therefore, baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Sa Genesis, let us create us. Yun, plural. And sa writings sa Ellen White, third person, the Holy Spirit. Yan.
So, hindi yan magkasya sa mathematics at saka sa Greek at Hebrew language kasi ang Diyos hindi kasya sa ating dictionary at saka sa ating mathematics. Anyway, the Bible says, there is but one God. Okay. Or, diyan ang God the Father, who is the Creator, Sustainer. And God the Son, who became Jesus Christ, who is our example, who lived and died, and who is voluntarily substitute his righteousness for our sins. He became sin for us. Yan. Jesus Christ is our boss. Is our hero. Hero. Yan. Holy Spirit is the magkonsyensa sa atin. Noon may ninakaw ako na yung number dun sa Jollibee. Tapos nilagay ko dun sa sasakyan ko sa pinagmamalaki ko pa. Pero na-consensya ako ng banal na espiritu. Bakit yung picture ay pinagmamalaki yung minakaw niya na Jollibee? So, dinalik ko dun sa, balik na hindi ako kaya. Dinalik ko dun sa paper bag, tapos dinalik ko dun sa same. Dinalik ko sa CR, ma'am. Hindi ako nakita. So, hindi ko alam kung nakita ko na si CTD, pero at least dinalik ko. Ang Holy Spirit ang nagkukonsensya, ang ang nag-uudyok sa atin na magsisi. Sabi diyan ay He convicts the world of sin. Di ba, sir? Holy Spirit din ang nag-convict sa atin. And the Comforter, the Great Comforter. Yan. And then, creation. Kung galing tayo sa unggoy, bakit may unggoy pa rin? Di ba po? Dapat sana lahat na yung naging tao ay may unggoy pa rin. So, hindi yan ang sabi sa Bible ay we were created by God. Masyadong, at saka, creation ay literal 6 days. Kasi lahat ng araw, binanggit talaga, there was evening and morning. Yeah. So, hindi natin maiisip na, 1,000 years yung prophetic days yun. Kasi, may evening and morning, di ba? So, sinisigurado, inulit-ulit pa talaga. And creation, and yun yung basis ng Sabat. Because in 6 days, ayan, God created, the 7th day. So, yun yung 4 in 6 days, yun yung reason kung bakit tayo nakikip ng Sabat. Literal 7 day Sabat. Tayo ay nilalang na perfecto, but because of sin, tayo ay parang saging na malapit ng matumba. Kailangan ng tukod, pag hindi mo tinukuran, tutumba talaga. Parang kapunda tayo dun sa kasalanan. But did the Holy Spirit, babaguhin tayo ng Diyos to restore us to the original image of the nature. Yan, created for the glory of God. Ito. Bakit daw tayo hindi pwedeng maligtas ng ating mga works? Ang ating pagkaintindi kasi, we were created for good works, Ephesians 2:10. Kung ginawa tayo sa aking yung computation. If we were created for good works, pag gumawa tayo ng good works, hindi natin mabawi yung bad works. Kasi good works by default tayo create. Natural dapat ang good works. Hindi natin mabawi yung bad works. Kasi good works naman talaga tayo ginawa. Pag wala kang ginawa, kulang. Pag may ginawa ka, tama lang yun. So, hindi mo malampasan yung utang mo. Kasi dapat gumagawa ka eh. So, great controversy. Siyempre, alam na po natin kung sino mananalo dahil ang lakas-lakas ng Diyos. God is very, very powerful. Siya ang nag-create ng lahat. Anyway, it started in heaven. Mayabang kasi, yumabang kasi si Lucifer. Kasi siya lang magaling kumanta at saka pogi. No? Saka maganda yung itsura niya. So, gusto niyang maging Diyos. Yan. Noong una, hindi niya naintindihan na mali siya. Pero, ang sabi niya sa book na Great Controversy, perfecto naman tayo, bakit kailangan pa ng batas? Diba? We were created perfect. Bakit kailangan ng law? Ang galing mong loko, no? Kaya naloko niya yung 1/3 of the angel. Yan. So, yun din ang tanong. Sinong masusunod? Ang Diyos ba o tayo? Yun ang great controversy sa ating isip. Kasi nandito tayo sa gitna ng great controversy. Ayan. Siyempre, alam natin kung sinong mananalo si Jesus Christ. And, merong rules of engagement. Kung kanino tayo maniwala, doon tutulong ang mga angel. Pero pag hindi tayo maniwala, hindi tayo matulungan ng yung evil angel ang matulong sa atin. Pero pag tumawag tayo sa Diyos,
tatakbo lahat yung evil angels. Kasi meron tayong freedom of choice. Kung sino yung ating tinawagan, siya yung ano, ina-acknowledge natin na gusto natin sundan. Ayan. And the Holy Spirit will send loyal angels to help. So, no problem. Mas maraming angel ang Panginoon. One-third lang ang ano. So, bawat isang demonyo na makita nyo, may dalawang angel. Siyempre, yung angel na good, malakas yun. Kasi ang kasalanan ay nakaka-degrade niya ng, ano, ng nature. Mas malakas yun. And si Jesus Christ talaga ay nabuhay. Yan, kasi ang proof. Totoo bang nandito si Jesus Christ noon? Ayan po, tingnan niya itong date ko dito. 2024. That means 2,000 years ago, Jesus Christ was around. Diba? Kaling Daniel mismo nagsasabi na nandito talaga si Jesus ng unang panahon. Sabi nga ni Sir, nakarating na siya dun sa ano, sa Holy Land. O, nandun yung mga evidence, di ba Sir? Pero kung tayo yung mga walang pamasahe, okay, huwag na tayong malungkot. Kasi Sir, nabasa ko sa ano, ito comfort lang sa amin Sir. Kasi nabasa namin sa writings si Ellen White, you don't need to go where Jesus walk. But you can follow his footsteps. You go where Jesus would go if he were here. Oh, kung nandito si Jesus Christ, sabay po, siyempre pupunta din siya sa mga mahihirap at sa mga masasya, di ba? Hindi na natin kailangan pumunta. Pero pag may pera kayo, maganda rin. Kasi evidence yun eh. It is, ano, archaeological evidence. Marasang Bible na niniwala tayo kasi prophetic. Sinabi ng Daniel to God to, and history sumusunod. So kung maliban pa dun, pag tinignan mo yung mga lugar na binanggit sa Bible, andun talaga. Makikita mo at makikita mo yung iba kasi yung pag nandun kayo. Pero pag walang pamasahe, okay lang. May comfort si Ellen White. So, ang maganda nito, when Jesus died, ibig sabihin, mayroon tayong pang-asa. When Jesus resurrected, yun ang maganda. If Jesus Christ can resurrect himself, he can resurrect us also. Wow, praise the Lord. Substitutionary, expiatory, reconciling, and transforming death of Christ. Wow. And experience of salvation. Meron tayo kung justification, pag tayo ay nagsisi at nadinigan, erase lahat. Ang pinakamabilis daw na panalangin na nasasagot ay panalangin ng repentance. Yung panalangin makaparating sa ano, ibang bansa, siguro matagal pa masagot. Pero yung panalangin ng repentance, yun ang pinakamabilis daw masagot, sabi ni Ellen White. Kasi yun ang purpose kung di bakit si Jesus Christ pumunta dito para magsisi tayo, para magkaligtasan. Yun ang priority. And we have, of course, sanctification, and which we do every day, we die daily. And by the way, we cannot claim to be perfect, according to writings of Ellen White, until glorification. Pero, be therefore perfect pa rin. Hindi lang natin na-claim. Talagay po, kasi hindi natin masukat. Hindi natin maintindihan sarili natin. Diba? So, anyway, yan. Yan ang salvation. Napanood nyo yung debate nung isang araw? Wow, Pastor Ryan. Nahangapal kay Pastor Ryan. Tinabayaan niya yung position niya. Dahil nakasulat, effort ay kailangan. Pero hindi meritorious effort. Walang merit yung effort. Sabi, ang ganda nung pagkasabi sa Ephesians 2:8, hindi dahil sa inyong gawa, ay hindi sa pamagitan. Ibig sabihin yung works. We were created for good works, pero hindi yung works ang nakakaligtas. Diba sir? Yan ang nakasulat, Ephesians 2. Sabi ko kasi kay Leonard, bro, hauntingin ka talaga nung ano, not of works. Kaya hindi mo pwede ilagay yung faith plus words. Hindi yan plus, yun ay resulta ng ano. Pero mabait yung tao. Tinignan ko yung mga video niya ngayon, wala na yung plus words. Inano niya? Kinanatan ko kasi siya nang bigyan ako. Nakabigyan mo kayo? Hindi ko po siya kilala, binanatan ko lang siya. So, kasi ano, yun lang nakasulat eh. Not of works. Sabi ko, hindi pwede mawala yung not of works. Not of works talaga yan. Hindi pwede yung plus. Result yan. Hindi yan not of. Hindi yan because of works. Nag-ano siya, binago niya yung video niya, nawala yung slide. Tapos sabi niya, hindi, walang kinalaman. Si Pastor Ryan naman, sabi niya, may kailangan ng effort, pero hindi meritorious. Pareho na sila ng ano, hindi
hindi na sila nagdidebate. Okay. Pero ang ganda kasi yung theologian, pinakita niya na mas mahalaga ang katotohanan kaysa ang posisyon o kaysa manalo sa debate. Yan, ang galing. Growing Christ, pinakabagong fundamental belief, ang kalahati, ang sabi ko, ay hindi tayo kailangan matakot sa mga evil things kasi God's love is bigger. Sabi sa Romans 8, I am persuaded that neither death nor life nor angels nor fallen angels nor principalities shall be able to separate us from the love of God, which is in Jesus Christ our Lord. So, sabi ni Sir kanina, yung kailangan natin mag-continue mag-aral, mag-kanta, mag-feeding in God's Word, meditating, providence, singing praises, gathering together for worship, participation in the mission of the church. Yan. Yan ang hindi ginagawa ng Pharisee. Yung Pharisee nag-fast, nag-praying, nag-Bible study, akalimutan ang mission. Kaya nung dumating yung missionary, inggit sila mas maraming views. Maraming followers, Jesus Christ, i-persecute nila. Kailangan natin gawin ang mission para mabalance ang ating spiritual life. Yan. Growing in Christ and church. Lahat ng naniniwala sa ating Panginoon, ano natin masukat ang ating paniwala at relationship. Kasi naman ako ng pastor. Yan as Pastor Mac Laferty. Win, how is your relationship with Jesus? Sabi ko, hindi ko alam. Yung Holy Spirit, alam ko. Kasi kinukonsensya ako. Pero yung pinapanalangin ko, anong sagot? Nakita ko po sa 1 John 2:3. Herein you know that you know Him. If you keep His commandments. And if you don't keep, you are a liar. The truth is not in you. 1 John 3:2-4. So, gusto nyo malaman, sukatin ang relationship nyo sa Panginoon objectively, commandments. Check. Aha, okay. So, that is biblical measurement. Diba? Kasi, herein, you know, that you know Him. Kasi minsan, pinagmamalaki nila, relationship. Ha, paano masukat? Diba? So, yan. Lahat ng sumusunod kay Jesus Christ ay kasama ng church. At minsan, maraming chismis. Totoo bang church ito? Ito ba yung totoong church? Tinignan ko minsan sa Facebook, napakaraming chismis. Sa tinignan ko po yung prophecy, pabaliktad. Simula sa second coming. Talaga bang may church na darating si Jesus Christ? Yes, yung woman. So, trace mo pabalik. O, sinong makikita mo hanggang 1844 na sumusunod? Keep the commandments of God and have the testimony. Wala ka nang makikita ibang branch doon. Sabi ni Ellen White, the church will appear to fall, but it will never fall. Diba? Those who are faithful of the church militant will become the church triumphant. Okay, napakaganda sa book na Last Day Events. Yan, God's remnant church. Remnant, ibig sabihin, kahit lahat ng tao ay hindi sumusunod, meron pa rin sumusunod sa Diyos. Sa panahon ni Abraham, sa panahon ng Israelites, panahon, lahat ng panahon, merong remnant and merong gumagawa ng misyon. Yun ang kailangan, yun ang sabi sa Bible, gagawin ng remnant. They will preach Revelation 14. Ayan. Judgment has come. Ang characteristics, ang problema pag remnant ka, galit ang dragon sa atin. Ayan. Pero pag hindi ka naman sumunod, ang Diyos naman ang galit. So, alin ang mas, ano, mas mura? Which is cheaper? Galit ng Diyos o galit ng dragon? Mas mura yata yung galit ng dragon. So, sa Diyos tayo kakampi kasi mas profitable actually yun. Kung kukumpite natin. Ayan. So, ito ay yung remnant. Hindi lang tayo natutuwa. Ah, nandun kami sa prophecy sa Bible. Meron tayong kailangan gawin. Kasi yun din ang nakalagay sa Bible. We will preach judgment and repentance and worship. Yan. Ang kapitid ko po ay pasamba. So, kailangan kong mag-preach ng worship. Yan. And we are united in the body of Christ. Kahit iba-iba tayong pinanggalingan. Yan. We are Jesus Christ is the tree. And we are the branches. Without Him, we can do nothing. Tayo lahat ay mga servants. Yeah? Minsan, iniisip natin tayo yung boss. Nakalimutan natin. Ang boss pala ay ang Diyos. The Lord of the Harvest. Wow. Baptism, natalakay na po natin. Hindi dahil marami si Jesus kasalanan, but for an example, we did it. Okay. Baptism, very, very powerful. Sabi ni Ellen White, ano daw? Yung
baptism, special event na rin invited ang Trinity. Kasi di ba, binabanggit yan, the Father, the Son, and the Holy Ghost. So, every baptized, binabanggit yun. It's very powerful. Maraming, ano, ang Holy Spirit, minsan, sa Bible, binubuhos during baptism, katulad ni Jesus Christ, minsan before, minsan after. So, okay lang. And of course, Lord Supper, Jesus Christ said, do it with confession and repentance, do it often, and we do it. Spiritual gifts and ministries, habang my church, meron spiritual gifts. Kaya marami tayong gifts, ang galing. Pag ang mga tao pumapasok sa AUP, nagtataka, paano alam nila na dapat engineering sila? Paano nila alam na dapat IT sila? Yun ay mga in-impress na nakasalanan ng Holy Spirit kung anong gusto na nagawin. At yun ay kailangan ng church. Lahat ng tao ay may part, sabi ni Sir. Lahat ng tao, walang pupunta sa langit na ano, hinangin lang siya. Napadpad lang. So, spiritual gifts and ministries, kung gusto nyo pa madagdagan ang gifts, ask and it shall be given. Kaya nga tayo nag-aaral para dumami yung ating talento. Diba? Ayan. And also teach, administration, reconciliation, etc. Self-sacrificing service. Gift of prophecy, sa Bible, may maliit na prophet, may minor and major prophet. Yung may sila Isaiah, Jeremiah, mahaba ng sinulat, si David, mahaba-haba. Psalms, pero yung iba, Jude. Yung iba, First John, yung iba, maiki lang. Kunti lang sila sumulat. Pero lahat yan ay gift of prophecy. And yung writings ni Ellen White, 250,000 paragraphs. Thesis ko kasi yun sa ano, sa aking masters. Ini-re-index ko yung lahat ng E.G. White writings na galing sa DVD. Yung Bible, 33,103 verses sa King James. Yung buong E.G. White writings na nilalagay sa CD, 250,000 paragraphs. Grabe. Dami. Daming message sa atin ng Panginoon. Diba? Sana masin natin. Okay. Anyway, related din sa tinatanong ni sister ko kanina. Sa aking experience, ang Diyos ay nagpaparamdam pag naubos na ang energy at ang pera. Kasi nag-ano kami din nila Pastor Bryce sa bundok. Nagreklama ako sa Diyos, bakit ang hirap-hirap nitong ginagawa namin ng ministry? Tapos, nung nag-picture sa laki ng ambagahan, yung camera, sir, may fire. May na-picture na fire. Tining na namin, wala naman fire dun sa cam. Bakit may fire dun sa camera? Tapos, bago dumating yung mga nag-picture, yung mga natutulog dun sa ilalim ng puno, sabi na, sir, may napanaginipan kami. Ang napanaginipan ako. Ano, second coming, tapos, ano, nakalutang, nandiyan ang Diyos, tapos yung mga nire-resurrect. Tapos may nakilala daw siya, ako daw, Sir Win. Kasi daw, mas matangkad ako sa iba. Yun na nalala, sabi nyo yung mga kasama na yun, baka naman, ano, managingit ko ulit, baka makita mo naman ako. Ako ay natuwa, kasi nung sinabi niya yun, na-realize ko, lahat naman tayo gustong iligtas ng Diyos. Lahat naman tayo pwedeng umayaw. So, pare-pare-pare tayo. Hindi ako nakalamang. Lahat tayo may freedom. Hindi naman yan prophecy na ano, na wala ka ng freedom. Paano kung ayaw ko? O mag-backslide ako? So, pero nag-comfort ang Diyos saan. Kasi ang dami lang yung ginagawa sa self-sacrificing service. Tapos dito naman sa may ano, Greenfield. Pag-revival, ako kasi nag-drive. Ako nag-camera. Ako nag-record. Ako nag-post sa YouTube. Ako lahat. Nagpapakain sa alam mga kamera na, nangihirap ng maraming kamera, etc. Sumidrag ko kayong mga speaker sa airport. Puntok na antok na talaga ako, ma'am. So, babalik ako, tuloy ako na sa may Caltex hanggang alas 5. Tapos paglabas ko ng Caltex, di ba exit na yun ng Santa Rosa? Lapit-lapit lang yan, hindi pa ako nakarating exit. Antok na ako, agad ako. Ibig sabihin niyo, uutang ko ng tulog, napakarami. So, nalalangin ako na sa may, ano, yung unang stoplight ay yung sa, ano, ano yung unang stoplight yung sa may... Yung isa pa? Yung after ng Greenfield, pababa. Yung may McDo. Basta yung may McDo, hindi na kasi tayo nandaan doon. May isa pa doon. Natulog na ako sa Monabela. Kasi red green, alam ko naman yan. Tig, ano yan, 2 minutes 45 yung isang ikot. Tapos may isa pang stoplight doon sa Greenfield. Problema sir, ako yung nasa harap. So dapat mauna ako. Kasi yun sa kabila, sa McDo, maririnig ko, gising ako ang dad. Doon sa Greenfield ako nasa harap, nalalangin ako, Lord, pakigising ako pag green.
Sumunod ako doon sa gitna ng kadaan. Tapos may narinig akong boses, Bin! Pagising ko, Bin, andar ako. Ano ba yung narinig kong boses? Sabi ko, pero sa langit, may CCTV. Malalaman natin. May 1,000 years akong time mag-research dun sa CCTV ng langit. So, pagdating ko dun sa PIC, sabi ni David Asherick, nag-picture siya, 300 na tao doon na nalalangin from 6 o'clock until 9 na umaga. Kasabi, parang yun sa Aksa, habang nananalangin yung mga tao. Ano, malakas ang presence ng Holy Spirit, kaya siguro ginising ako dun sa, ano, kawawa naman ako kasi antok na antok. Ubus na ang energy, sir. So, sa aking experience, ma'am, kasi sabi nga naman ng ano, sabi ni Ellen White, God will not do for us what we can do for ourselves. Kaya tamad ko mag-toothbrush. Lord, paki-brush ngayon yung teeth ko, hindi gagawin ng Panginoon niya kasi kaya naman natin niya. Ang ginagawa ng Diyos, yung hindi na natin kaya. Di ba, sir? Yung mga kwento ng mga missionary. Comfort yun kasi ang dami naghihindi sa kanila eh. Ayoko ng book, ayoko, puro rejection. Kaya, tutulungan sa nakaawa ang Diyos sa atin. Kaya, minsan, ayan, paparamdam. Gift of prophecy. Ayan, si Ellen White, hindi si Ellen White ang source ng doctrine. Bible lang. Ayan. Pero, pag binasa mo yung lahat ng writing ni Ellen White, pareho namang pinanggalingan sa Bible. Pag binasa mo rin yung Bible. Paano natin malalaman si Ellen White ay totoo? If they speak, are not according. Kailangan according. Number two, by their works, and by their fruits, you shall know them. Tapos number three, pag nagtatotoo yung sinabi niya, yun, you should fear the prophet because he's speaking from God. At saka, ano pa ba? Meron pa, nakalimutan ko iba. Pero, may mga tests of prophecy. Paano natin nalaman na si Moses ay ano? Ay totoo. Kasi, yun yung sinasabi ni Moses, yun din yung sinabi ni Abraham. Paano natin malaman si Jesus ay totoo? Kasi yung sinasabi ni Jesus, hindi yung sinasabi ni Moses. So, ang propeta, hindi kumukontra sa mga luma. Sabi ni Jesus, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Siya niya ang Diyos, hindi niya kinukontra yung nakaraan ng mga propeta. Kasi same ang pinanggalingan. So, paano natin malalaman ngayon kung tama ang sinasabi ni Serwin? Dapat according. At hindi ko kontra din sa mga nauna. Kasi, hindi tayo namatumba. Yun yung sigurado natin eh. So, ganyan ang ano, ganyan natin, ganyan nila nalaman kung sinong totoong, kasi itong sa cave na nakita yung mga books ng Bible, hindi lang naman Bible ang nandun. Hindi lang books ng Bible ang nandun. Library yun eh. Paano nila nalaman kung alin yung sasama sa Bible? Dabasahin nila, hindi na nila kung hindi nila kukontra dun sa sigurado nila. Dun sa sigurado nila. So, ayan. Anyway, pagbasahin natin, pareho ang pinanggalingan. At ang maganda nito, pag meron tayong hindi maintindihan, pareho ang solusyon. Basahin lahat. Basahin lahat. Same solution. Kasi same yung source. So pag meron, parang kontra itong sinabi ni Ellen White dito sa kabila niya sinabi. Ang solusyon ay pareho. Basahin lahat. Wow. Tingnan natin kung mabasa lahat yung ano, napakahaba. And the law of God. Of course, number one, ito. Siyempre, talaanan natin ito. May importante po ito. Okay, number one, thou shalt have no other gods before me. Huwag daw yung pera. Sabi nga Ellen White, ipanalangin natin kung anong gagawin natin sa ating mga lupa at mga bahay na sobra-sobra. Kasi ang Diyos ang nakakalam kung anong gagawin. Thou shalt not make any graven image. Thou shalt not bow down. Yan. Thou shalt not take the name, or thou shalt not OMG. Remember the Sabbath day. Yan. Remember, 6 days, okay. Nasaan dito yung wife? Yung question ko lagi, sir. Saan yung wife dyan? Bakit wala yung wife? Son, daughter, man, servant, maid, servant, cattle, stranger. Nasaan yung wife? Hindi nyo mahanap. Alam ko po kung nasaan yung wife dyan, nandito. Sa thou. Thou, ibig sabihin, wife at saka husband, ikaw. Thou shalt not do any work. Yan. So ano pwede natin gawing work? Wala. Pero yung ginawa ni Jesus, pwede. Bakit? Kasi si Jesus ang Lord of the Sabbath. Bakit? Kasi siya nagbigay nito eh. Siya ang nag-invento ng Sabbath. So lahat ng ginawa ni Jesus na work ay pwede. Nagpagaling siya,
nag-walking siya papunta dun sa kabilang church siguro yun. Kumain siya, kumita siya, yan, pwede yan lahat. Nagpagaling si Jesus Christ, noong, ano, sabi niya sa tinagaling niya, go wash, oh, therefore pwede maligo, oh, di ba, sa Sabbath. Go wash daw eh, sa pool, pag siloam. Honor thy father and thy mother, and thou shalt not kill. Sabi ni Jesus Christ, but I say unto you, if you say bad words to your brother, you are in danger of judgment. Minsan, nag-join ako din sa mga atheist na group, sir. Binabanata ko sila. Babanatan din ako pabalik. Sabi ko, gumawa ako ng, hindi ko alam kung maintindihan niyo, kung mahilig sa computer. Gumawa ako ng, ano, PowerPoint. Ang nakasulat, Microsoft does not exist. Ay, ang gumawa ng PowerPoint ay yung Microsoft. So, ano, nung nakita nila, does not exist, nag-like sila. Pero na-realize nila, nanuloko ko sila. Kasi yung PowerPoint ay gawa ng Microsoft. Gumawa ng PowerPoint slide na Microsoft does not exist. Na-realize nila, niluloko ko sila. Ano, lahat ng evil words sa dictionary, sinend nila sa akin, sa comments. Sabi ko, ganun pala sinasabi ni Jesus Christ na, ano, pag may bad words daw sinabi, ay parang, you are in, parang killing. Kasi parang mamatay ka sa lahat ng evil words na sinend nila. Tapos sinend nila sa private message. Isang araw, ganyang karami ang hitak ko sa Facebook. Alam nilang may Diyos, galit lang sila. So, thou shalt not kill. Sabi ni, ito sabi ni Jesus Christ, it's written, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, if you look on a woman with lust, sinong nagko-commit ng adultery? Ang woman or ang man? Both. Sir, talaga. Suma kong laude din, sir. Both, kasi with her, hindi ka man makakumit ng adultery mag-isa. Kasi may kasama yan. So, gano'ng kahaba dapat ang damit ng mga babae? Ah, saan na yung aking slide? Ito, siyempre gusto natin malaman kung anong nakasulat, hindi yung, ano ba yung sinabi ni ganito? Oh, okay. So, nakita ko, hihila na ni ma'am yung... Minsan hindi natin alam kasi, hindi walang nagsabi sa atin. Di ba sir? Ah, hindi natin nasisi ang mga tao, walang nagsabi eh. Yung dapat magsabi, hindi rin niya alam. Kasi yung narinig niya, hindi rin niya narinig. So, nalat ko kung ano ba talaga dapat. Ito ang nakita ko sa, napakahirap din kasi ang tindi ng sulat ni Ellen White. Hindi daw sinabi sa kanya in inches. Basta ganito, yung principle. Anyway, yung summarize ko po sa picture. Anyway, the reference ay nandiyan. Ang mahalaga po yung reference, hindi yung narinig natin. 3SM277.5 Special messages. Yung nawawalis yung mga dahon sa street, masyadong mahaba, mali daw. Yung hindi abot sa tuhod, walang dibate, mali din daw. Sinasummarize ko po ng pangabilis. Ayan naman yung reference. So ilan? Hanggang saan? Hanggang sa tuktok ng ano boots. Ayan, medyo madaling maintindihan. Nilakihan ko lang yung mas madaling maintindihan. Kailangan quotation lang, wala yung comments. So, ayan po. So, huwag tayong minsan malungkot tayo. Mali pala yung ako nagigit. Pero, opportunity rin ito. Kasi, sinong ayaw ng bagong damit? Oh, pag nakita natin mali yung damit natin, opportunity para makabili ng damit. Oh, pag lumog ng araw, nandun sa tindahan ng damit. Alam natin kung anong ano, quotation natin, kung anong basihan. Okay. Hindi tayo maligtas niyan, pero ano, yung tao hindi magkasala pag tama yung ating okay. Balik tayo sa ating sana yung ating 10 commandments. 10 commandments ko ay ito. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet. Yan po. Next, ang Sabbath. Okay, bibilisan ko na po kasi 4 minutes na lang. Mag-alas 12. Pero ito ang pinakamahirap na sasabihin ko sa inyo ngayon. Baka kayo'y ano, mabilawkan. Ano gusto niyo pong sabihin ko? Yung nakasulat o yung example? Aling una? Kasi pag sinabi ko yung thus saith the Lord, nakaka-stress. Pag sinabi ko yung example, mas madali kasi pupukihin, copy and paste lang. Okay, so bigyan ko po kayo ng choice. Yung thus saith the Lord o yung example? Nasabihin ko naman pareho, yung una lang. Kung alin niya unahin. Sample, okay. Sample.
Paano hindi magluto pag Sabado? Okay. Okay, sabi ni prutas, nandito po yan. Okay. Sabi ni yung ano doon, ay meron silang Sabbath menu sa kanilang cafeteria sa ang club. In-interview po ito si may PhD ito sa IAS ng theology. Sino bang malaki niya? Sa aming university, ang ulam namin luto na before lumabog ang araw. Yung nakita ko siya sa international students at scholars conference. Sir, how do you do it? Do you have refrigerator big one? No, we have Sabbath menu. What is Sabbath menu? The menu that doesn't spoil easily. Ah, yung fried. O nga naman. May mga bagay na matagal mapanis. Sabi naman ni Pastor Sinaga, he was just reflecting what is the official writing. Preparation of food should be done before the Sabbath. Sabi ng aking sumang-ablay, ako nabutan mo yun. Yung missionary daw sa ibang school. Walang kuryente, walang ref. So nilalagay nila sa ilalim ng lupa. Sabi naman ng iba, gumagana siya ng gayamin, etc. Sa aming bahay, nalagay lang namin sa ref. Friday, ito na lahat. Ref. Tapos, heat. Pwede mag-heat. Bakit pwede mag-heat? Kasi sabi ni Eleanor, pwede mag-heat. Didiretso ko na dito pang mabilis. Heat. Heat. Pwede mag-heat. Ito po. Heated. In cold weather, the food should be heated. Ah, sabi ng iba, pwede palang mag-heat. Di pwede na magluto. Pero hindi nila binasa yung context. Ang nakasulat dyan, the food prepared the day before. Kaya mo pala iinit kasi niluto mo kahapon. Kung niluto mo ngayon, ba't mo painit? Di ba, sir? So, basahin lahat kasi. Kasi minsan, yung heated lang yung binabasa eh. Di ba karamihan nung narinig natin last time, before? Ganun. Pero, hinanap ko, kasi nakipagdibate ako dun sa kaideo, kag-ayas, sir. Sabi niya, hindi pwede magluto pag Sabado. Sige, kasi theologian siya. Ako ay wala lang. IT girl ako. Magaling naman ako mag-Google. Hanahanap ko, hanap ko. Pabanatan ko yan. Hanapin ko ang official statement na pwede. Ang problema mo, wala akong makita. Sabi ni Edric, pag may investigan ka daw, hanapin mo lahat ng affirmative, hanapin mo lahat ng negative, para alam mo kung anong mangyayari sa debate. Ay, ang problema, puro bawal ang nakita ko. Wala akong makita pwede sa mga voted statements. Bible, bawal. OSOP, bawal. Adventist.org, guidelines, bawal. Anong gagawin ko? Yung mali pala yung sinabi sa atin ng mga, siguro mali din yung kanilang narinig. Saan kaya galing yun? Ang official writings, bawal magluto. Pero pwede mag-init. Pero basahin niya, prepared the day before. So, no choice ako, magbago talaga. Ano? Nagbago ako ng posisyon. Kasi no choice. Alam naman, ano? Hindi naman ako kayang buhayin ng mga nagsabi sa akin na pwede. Pag ako namatay, they cannot resurrect me. Ang makaka-resurrect sa akin, ang salita ng Diyos. Okay, so loyal tayo dun sa ating, ano, mas malakas na kapangyarihan. Ayan po, sabi nila, pag malaki yung ref, kaya. At saka sabi nila kayo dyan, yung gayami, etc., etc. Sabi nung iba, fasting. Ah, o, sinubukan ko ito isang taon. Ang nangyari sa akin, kahit hindi ako speaker, naging speaker ako ng divine worship kahit at least two times a month, kahit hindi naman ako theologian, sir. Tapos lahat ng church plant, nakadalawang tulong ako ng church plant, tapos crusade, tatlo, hindi naman ako patuloy isa na missionary. Ano lang ako, Google lang. Etc., etc., etc. Marami palang nakakasunod. Ano lang, basta ko. At saka maraming nakakasunod, lalo na noon. Kaya pala, remember, ma'am. Remember, alam ng Diyos ng mga Pilipino, sabi ng taga-Ukraine, nagbulat daw sa pagdating niya dito, lahat ng Adventist nagluto pag Sabado. Sabi niya sa amin, bago pa pinili niya, Thursday night dapat luto na lahat kasi ang trabaho mga lalo sa isang Friday. So dapat Thursday night, sinuruan sila lahat. So anyway, ang solusyon ay, ano, education. Actually, ina-assume ko lahat ng tao gustong sumunod. Hindi lang alam kung paano hindi mapanis ang ano pagkain. Diba? Gustong sumunod. Kaya nga nai-stress. Kasi merong controversy. Pero, ang gusto kong isipin, lahat niyang gusto sumunod. Kaya ang solusyon, bigyan sila ng example. Yan. Kung paano ang iba nakakasunod. At yung mga ninunong natin. Ito, sabi ko din sa taga-Ukraine, patingin nga kung anong ginagawa sa cafeteria. Kasi madali lang kami sa bahay. Ano lang. Yung cafeteria, paano? Yan, mga tinapalit sa cafeteria nila sa Adventist University nila dun sa
Ukraine. Kaya pala sila pinag-aatake ng kaaway. Kasi sumusunod. The dragon is wrath with those who obey the commandments of God. Yan. Kaya pala walang nag-aatake sa atin kasi ano. Nakalimutan natin. Okay. Anyway, ngayon tingnan natin ang anong nakasulat ba talaga? Okay, of course we are going to go to the Bible. The Bible in Exodus 16 says, bake that which you will bake and seal. Seal is, boil. And yung natitira, you will cook in the morning, you will eat in the morning. And meron mga hindi nakinig, hindi nila na-gets. They went to gather manna. Kinagalitan ng Diyos si Moses. Hindi ito utos ng Pharisee, kasi wala pang Pharisee noon. Si Moses ang kinagalitan. Utos ito ng Diyos. How, when will you refuse to keep my commandments? Hindi pala ito command ng Pharisee. Sir, kasi di ba sabi ng Jesus Christ, you are teaching for doctrines the commandments of men. Yun yung mga policy nila. Hindi yun yung that set the Lord. Pero itong Sabbath cooking, yun, ito ay that set the Lord. Diba? Kasi, anong sabi ni Ellen White? Those who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors. Ayan. At saka, official, buying and preparation of food should be done before the Sabbath. Ayan. So next is stewardship. Ayan, alam na natin yan. Opportunity ito. Kasi lahat ng ating piso nagiging ginto sa langit. Christian behavior, hindi tayo umiinom ng kape. Oh, pati ba yung kape? Hindi natin alam. Pero pag clinic natin itong fundamental belief exposition, nakasulat yun. Ano kasi yun? The most abused drug. Sabi ni Ellen White, coffee and tea are sin. Okay. Diniretso ko na. And of course, yung sabi ni Sir kanina na, our amusement and entertainment. Yan. Anong i-click natin dun sa Facebook at saka sa YouTube? It should be highest standard of taste and beauty. According to the Bible in Philippians 4:8. Dapat true, honest, pure, lovely, etc. Okay. Of course, Jesus Christ is our priest. Wow! Ito ang napakalakas na belief. If you understand 2,300 days and how to explain it, you will not see anybody, any other denomination na may gantong understanding at identity sa Bible. Yung 2,300 days, yung sanctuary doctrine, napakagaling yan. Wala nang ibang makaka-explain. And of course, second coming of Jesus Christ, we know not the day and the hour. And nobody knows except the Father in heaven. Pero it is imminent. It is near. Yan. And of course, death and resurrection. Even if we die serving God, okay lang. Marirefund lahat. 100 times, 1,000 times over. Kaya yun ang ginawa ng mga martir at mga propeta at mga missionary. Okay lang mamatay kasi bubuhayin naman ulit. And 1,000 years, so sabi ng Diyos, if you eat of this, you will, in the very day, you will surely die. I think it's prophetic day. Kasi lahat ng kumain doon at walang lumampas 1,000 years. So, ibig sabihin, pag connect natin 6,000 years doon sa Ellen White writings, yun yung time ni Satanas, patunayan yung kanyang inisip. Yung ika-7,000 na year, millennium. Pero huwag natin sasabihin na, gantong year dating si Jesus Christ. Hindi daw natin pwede sabihin. Anyway, hindi natin alam kung saan nagsimula. So the millennium, the saved will be in heaven, and the dead will be, the not saved will be dead. Satan will not still change his mind. And when Jesus comes the third time, sir, third time na ito siguro. Hey, second, third time na, sir, third time. Hey, hindi ko alam kung paano siya bumilang. Sa programming kasi, ang bilang zero, ang start. Anyway, third time. Yan. And I, John, saw the Holy City coming out of heaven. Okay. So, dito na daw yung ilalagay yung Holy City sa New Earth. No more death. Lahat ng tao ay vegetarian. Yun? Hindi na mamamatay yung isda at yung manok. Kasi no more death daw, sabi ng aking mga estudyante. Okay po. Yun ang ating mga beliefs. At itong Sabbath cooking, ang isa sa pinakamahirap kasi
ang Sabat daw ang pinakamalaking test sa dulong panahon. At ang pagkain ang isa sa pinakamahirap i-overcome. Pag kinagkumbayin yung pagkain at saka yung Sabat, Sabat cooking. Pero, nandiyan naman ang example at nandiyan ang Balaam Spirit at saka solid ang align ang Bible, Ellen White writings at official writings ng church. Tayo lang ang i-align. Pero ang solution ay education. Diba? That's what we need. So let's pray. Father in heaven, thank you for the opportunity to read and to be corrected by word. We submit to what is written, Lord, and so that and please help us to have resolve to follow and give us efficiency of the Holy Spirit to do your work. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bilang tugon po sa mensaheng ating napakinggan, sama-sama po natin awitin ang sa may hymn number 187, Romini. Father in heaven, thank you, Lord, for that truth. We only ask, help us, Lord, be faithful. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Take me.
you can.